nawala itong lahan si Luti, napapaga, that is a Brody. Okay, so, ito pa rin ha, parang ganito yung hero, ganito pa rin yung hero nila. Sabi siguro dito ng Blacklist International, may kailangan lang tayong baguhin in terms of how we played on game number one. Amaya, ano kaya sound trip nila doon para mapa-headbang ang isang The Face, Manjing Paltas. Ayan na, bakbakan, second game, best of five series, welcome RRQ Hoshi and Blacklist International. Going back doon sa ating nagiging discovery for RQ Hoshi, leaning towards the assassin heroes na ulit sila for Albert, kasi there was a time wherein Albert actually adjusted to the current meta, which is more on the fighter, tank type of jungler. So this is a good thing kasi yung identity nila before as RQ Hoshi, and nakikita natin ngayon si Baby Alien ay Lancel at ang kanyang gagamitin. So Blacklist International, this is a different rotation for them. Kasi kanina, hindi sila agad pumunta ng gold lane. Yeah, pinapriority nila itong gold lane. Kasi alam nila kung gaano kahirap kalaban ang carry kapag nakakuha kagad ng snowball. Pero going back dun sa sinabi mo na bumalik itong si Albert doon sa natural na form niya eh. No, bumalik siya doon sa assassin. And Oheb now achieved 200 kills in M-Series. Ranked second in total kills. Grabe yun ha. Oo, mataas yun. Kasi ilang araw pa lang eh. Ilang araw pa lang. And distansya muli, pero sa top lane ata ang target nila. Oo, parang si Oheb, pero ginamit nga lang din ang corrosion strike for Oheb. Yung kinagandahan of having a Brody on your lineup, pwede mong depensahan mag-isa ang iyong sarili. And good thing rin na, uy! Nilatagan ng espada! First grabe. Blood na nakuha ni Paring Wise. Sa unang objective, and ito naman talaga yung usual na ginagawa ng Blacklist International, right? After nung kill, convert into objective. Items ni Albert, pero nakita na natin to kanina. Edward is there for the vision for Blacklist International. They want a goal to also my top lane. They have a better airstrike. Kulang ka lang damage, pero si Vin ang may iwan. That is against three players. Vin is down sa kamay ni Oheb. Uy, hahabol pa ba si Clay dito? Pero kumuha lang siya ng ultimate. Kay OMG at ang inagaw niya doon, Albert and Edward dito. Grabe yung panggugulo. Tignan mo yung glue lit, oh. Oo. Oh, naiwan sa school bus ang mga baby glue. Pero yun nga lang, maganda yung pagkaka-zone out niya doon kay Baby Alien. Gamit lang kanyang mga baby glue, pero top lane natin ng pressure talaga para sa ating mga teams. Pero difference nga lang ngayon, mas malaking kalaman na Blacklist International as compared to game number one sa mga gantong kaagang laban. Alright. Pero top lane natin, ginamit ang ating Aegis rather spell. Habang si Oheb, free hit lang para sa kanila. Silang dediretso, grab na flicker. Oy, para masukin. Pero three-round kill para sa RRQ Hoshi doon sa may gold lane. Haji dito, naka-distansya pa, no? Hindi available yung kanyang ultimate. So, alam ni Skylar to eh. Kaya medyo malakas ang loob niya. Now, sa may gitnang bahagi, Wise Dido versus Vin. Ahabol pa nga ata, oh. Okay, kailangan lang patayin dito si Vin. Vin is down. Sakto magkakaroon ng turtle in 17 seconds. Pero bahay na rin naman si Vin at the time. Pero top lane, matutunti na si Skylar. Mission accomplished para sa Blacklist International. Another player down against RRQ Hoshi. Ito na yung classic Blacklist International sa mga kamay ng Blacklist. Makakakita tayo ng Brawl Fest doon sa may top lane. Diretso lang na diretso Blacklist International. Si Albert dito gusto sumilip sana doon sa posisyon na sumanib. Ni Wise sumanib. Opa! Tabak shampoo lang muna. Kill para dito kay Edward. Hair treatment. But speaking of that, sa top lane naman natin, R7, Brave Spider kanyang gagamitin. Pero may sagot dito na pag-sustain the Queen, OMG. There's a dash para kay Clay. Print para kay Skylar. Oheb is done. Habang si Vin, mukhang dead-diretso pa. Dalawa ang nagtitira para sa Blacklist. Kaltok ang kanyang ginawa. Double kill para kay Scarlet. Lumagatok yung kaltok. Isusustain yung ganitong klaseng kalamangan na kanyang nakukuha. Pero papasok dito, corrosive strike. Gagamitin na ni Oheb. Tatlo pa lang players doon na RQ. Pero may kill. Oheb with a flicker out. Medyo wala pang damage si Queen Skylar. Disengage muna para sa ating mga teams. Pero nandito Edward na taga-shampoo. Nandito na si Edward, si Skylar, then si Clay. Akal na sasabunutan, pero papasok lang din. Ang sakit na ng damage. The Filipino Sniper. Oheb again with another kill. I-stall ko muna yung mga minions mo at ngayon, yung turtle ay buhay. Pwesto na ulit. Nakapwesto yung mga members nito ng RRQ, ha? Pero papasok nyo si Edward. Si Wise is nandoon. Hinatay muna mga players ng Blacklist International. Oh, may Venus for that added player from the team. Habang magkakaroon tayo Battle of Attrition, Tori palang gustong kuhanin ng Blacklist doon sa may top lane. Lilipad na wings by wings para kay Haji. Here come. Oh!
that's a retribution again. The king of the jungle, Wise, will secure the third time. Pero magbabakbakan natin sa middle lane. Pero right. Eshek gagamitin na. Dalawang pito na nag-dash. Clay is down para sa kamay ng Blacklist International. Inabutan pa kayo si Wise. Kinakait at nilalagay lang niya sa kanyang puder. Ay, naagawan pa. Okay. Nakuha niya pa yung purple buff mula dito kay Albert. So talagang hindi na nila binibigyan ang pagkakataong makahabol. And ito yung medyo mahirap eh. Basag na yung gitna nila. So technically, it opens up yung purple and orange ng RRQ Hoshi rito na kung saan eh, pwedeng i-maximize ngayon ng Blacklist. Oh, imagine mo, Burritos. Ng RRQ kasi right after kumil, kumukuha ng objective. And ngayon, sabi ng Blacklist dito, hindi na pwedeng maulit yung mga bagay na nangyari kanina. Pero ngayon! Ito na naman bakbakan natin. Oh, have put a torn of our memory. Sabay pumitik yung damage ng ibong Adarna. Habang si Edward meron na naman kukuhanin. Akan na makikill doon. It's gonna be Clay. Two players down. RRQ Hoshi, kailangan dumipensa ngayon. Wala kang lamingin game. Dito sa may middle lane para masira na yung second tier turret. Kakaibang Blacklist International yung pinapakita nila. Unlike nung game number one, nasabi nila dito na okay. So yung nangyari dun sa game number one na mga sabihin natin na mishaps. Pero again, natuto na sila doon sa mga pagkakamali nila ngayon. Ibabalik nila kung ano yung kilalang Blacklist International. R7 dito, papasok nga ba? Oy, R7 na mapili na mag-clicker up. Pero oh, my Venus will secure the kill. Habang si Vin, mapili tang din umali. Oh, ho! Sakto na naman, torn apart memory for the Filipino sniper. Oheb again, with another kill. Blacklist International, dire-diretso lang habang si Wise kukuha ng Lord. Sige, kaya nyo na yan. Kaya na ng damage nyo yan. Dahil yung middle lane inhibitor turret, yung added defense ay sira na din. Lord will go to Blacklist International. Ang grabing ginagawa dito ngayon ng Blacklist, ha? Oh, grabing ginagawa ng Blacklist International. Ito din ang hero lineup na ginamit nila ng game number one. Nagpalit lang sila ng mga bans at sila ngayon ang lamang dahil masisira na nilang tore dito sa may middle lane. Nandito ang RRQ Hoshi para dumipensa. Mabilis lang yan para sa kanila at gagamitin na rin ni Clay ang kanyang IMU for that feathered airstrike ni Haji. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo kasi, no, winning condition nandun pa rin naman eh. Skylar dito, 3-1-1. Hindi pa siya super na nasa shutdown dito. Hindi pa siya super na papriority ng mga members ng Blacklist. So mayroon pang way. Oy. Pero yung way na yun, ay puputuloy na nata ng Blacklist. Nagkasagutan ng Feather Airstrike. Unstoppable. Vin is down. Dito sa kamay ni Ohe, babang niya inhibitor turret sa may bottom lane na gusto kuhanin ng Blacklist International. There's ayun a na taunt. Papasok Baby Alien to dash away. Walang minion wave ang side ng Blacklist International. Pero hindi na nila kailangang umuwi. Kompleto pa rin ang kanilang mga buhay para naka-only fountain. Hello. Skylar will back away. Just look at the damage. Aray. Coming in from the far side. Habang si Edward, pipilitan dito na magkumamit si R7 ng kanyang flicker. And the RRQ Hoshi, merong ultimates ang kanilang mga players. Continuous lang ang pressure na ibinibigay ng Blacklist International. Vin, ay may pinita na tumakas. Mapipilita na lumayo. Another minion wave ang dadaan sa may middle lane. And ngayon, itutuloy na nga ba nila dalawang predators ay kinasabayan dito. Pero ngayon, si R7, medyo delikado pumasok sa apat na members dito mula sa Blacklist International. Babagsak! Itong si Lapulaps ngayon, itutuloy na nga nila. Bagsak na rin si Vin. Same with Edward. Scholar dito. Naku, itutuloy nga ba dito ng mga members ng Blacklist? Mag-aatrasan sila. Magandang desisyon. Pero ang dami pang minions. Nandun pa yung save minions dito sa mula sa Blacklist. Magandang pagkakadepensa pero hindi pa tapos ang mga bagay na to. Clay is down. Habang yung minion wave na inaantay ng Blacklist International ay papunta na. Hindi na rin nakapitik pa si Albert dahil game number 2 will go to Blacklist International. Wow! Ibang klaseng pagbawi. The Royalties. Wow!